ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nag-umapaw sa galak si Espiritu Santo si Jesus at sinabi niya, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ipinamulat mo naman sa maliliit. Oo, Ama, naging kalugod-lugod ito sa iyo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala kung sino ang anak kundi ang Ama. Kung sino ang Ama kundi ang anak. At ang sino mang gustuhing pagbunyagan ng anak." Pagkatapos ay bumaling si Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanila ng sarilinan, "Mapalad ang mga matang nakakakita ng inyong nakikita. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at hari ang nagnanais na makita ang inyong nakikita, pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ipinamulat mo naman sa maliliit. Pinuri ni Jesus ang Ama sapagkat pinili nitong ibunyag ang sarili sa mga taong hindi karaniwang inaasahan ng lipunang makauunawa sa misteryo ng Diyos. Silang mga payak, simple at mabababang loob. Kabaligtaran sila ng mga marurunong at matatalino na karaniwan nating itinuturing na nakatatalos ng mga bagay-bagay sa mundo, pati na rin ang pagkakilala sa Diyos. Sa mga maliliit, hindi sinasabi ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay mga taong mangmang, madaling utuin at lokohin, bagkus, mga taong payak na taglay ang simpleng puso na bukas sa katotohanan ng Ama. Sa mga marurunong at matatalino, hindi sinasabi ni Jesus na imposibleng magkaroon ng mga alagad na edukado at intelektual. Katunayan, maraming mga intelektual ang naniniwala sa Diyos at bininyagan bilang Katoliko. Ang ibig sabihin ni Jesus ay mga taong mapagmataas at sobrang bilib sa sariling katalinuhan at talento, na para bang sila na lang ang nakakaalam ng lahat, pati ng tungkol sa Diyos. Ating tandaan na ang Diyos ay hindi isang malalim na ideya na nababatid lamang ng iilang marurunong at matatalino, kundi isang katotohanan na nakikita at tinatanggap ng mga taong bukas ang loob at puso sa grasya at pagpapakilala ng nag-iisang Ama. Pagsasagawa. Meron bang mga pagkakataon sa ating buhay kung kailan ang ating angking katalinuhan at talento ay naging sanhi ng pagmamataas sa kapwa at naging balakid sa pananalig sa Diyos?